Ayun, magandang araw mga kayami, mga kaberde. Today's video, magluluto tayo ng bilaan. Siyempre, nabili natin ng fresh na fresh yung ating bilaan. So today, tuturuan ko yung kung paano lutuin ang masarap na bilaan with, siyempre, mga vegetables. Para healthy yung ating katawan. Siyempre, kailangan ng talong, kalamias, sitaw, siling panigang, sibuyas, bawang luya, kailangan na ating asin, di ba pang pampalasa, mga adida, pampalasa. Siyempre, ito ay inanin natin sa ating garden. So, kung gusto nyong matutong mag-garden, pwede nyong panoorin yung iba nating video. Connected naman yan dito sa ating niche. Todo, itong una natin proseso, isalansan natin yung nalinisan na nating bilaan sa ating kaldero. Simple lang pagluluto nito. Very easy. Sundan mo lang yung proseso at makakamit mo yung super refreshing na bilaan with certain gulay. Siyempre, mas maganda linisan mo ng maigi yung ating isda, no? Yung ating bilaan. At pwede mo rin itong lutuin kahit anong isda. Pero sa today nating video, bilaan yung ating napili. Kasi yun yung meron sa market. So ilagay na natin yung ating mga ginayat na gulay. Kalamyas para sa asim, di ba? At masarap talagang panghalo sa anumang fresh na isda. Yung kalamyas. Kung may kalamyas kayong tuyo, pwede rin. Pero available sa atin ngayon itong sariwang kamyas. So ito yung ating nabiling. Ilagay. Ginayat lang natin siya ng hinati natin. Pwede na yun. Sanasan natin na maigi. Ang sarap-sarap talagang yung katas ng kalamyas. So, sunodin natin yung talong. Parang nagluluto ka lang ng dininding, no? Ganun lang kasimple. Ilagay natin ating mga ginayat na talong o eggplant. Tapos sitaw. Ilagay na natin yan. Ganun lang kasimple, no? Ilagay na natin. Tapos yung iba nating mga ipaghalo-halo na natin. Kasi sabay-sabay naman yung lalambot, eh. Sabay-sabay din siya lang naluluto. Siyempre, medyo mahuhuli yung siling panigang kasi mabilis maluto yun. Hindi naman pwedeng pangit naman kung labsak, di ba? So, isunod na natin yung sibuyas, yung luya at bawang. Sabay-sabay na rin natin ilagay. Yun, no? Ilagay na natin. Yun. Suwabing-suwabe. Tapos, lagay natin ang asin. At kung mayroon pa kayong ibang idadagdag na pangapampalasa, pwedeng-pwede nyo ilagay. Paminta o ilagay na natin yan. Siyempre dito sa bukid, asin is life. Tingati asin. So isalang na natin. Tapos lagay natin ng konting tubig. Huwag masyadong maraming tubig kasi yung gulay, magtutubig pa yan. Magkakatas yan. So mag-a-add naman yan sa sabaw. Salang na natin sa ating legendary kalan. Salang na natin. Hintayin na natin kumulo. Kumulo hanggang 2-3 kulo. Yun. Lagay natin paminta. Pamintang durog o buo, whatever, kung anong gusto nyo, paminta. Pwedeng pwede yan. Masarap namang lasa ng niluluto doon sa kahoy na, di ba? At isa pa, bukod sa masarap yung lasa, mahal talaga yung dito naman kasi may available namang mga gatong. So yung nakita natin, medyo steamed na, no? Medyo luto-luto na. Ang hinihintay na lang nating maluto dyan, yung isda. So kailangan natin ng konting paghihintay pa. Konting tikim-tikim, sir. Titikman natin yung lasa kung maayos na ba, ano ba, prepared. Wow. Kung medyo kulang pa para sa'yo yung asin na nilagay, lagyan mo uli ng konti. Teknika, no? Huwag ka masyadong maglalagay ng asin ng marami bigla. Unti-unti hanggang ma-reach mo yung tamang lasa. Di ba? Ganun yun. So, mukhang malapit na ito. Kailangan na natin hanguin para ihain na natin yung ating nilutong sinigang na walang asim. Sinigang sa kalamyas something. Hindi kagaya ng sinigang sa gabi, ito sinigang sa kalamyas. Tapos, pag ako nagsasabaw, kunti lang. Wow, sarap ng bilaan, diba? Yung kaunti kasing sabaw, parang nandun yung buong lasa, eh.
kisa sa yung apaw-apaw, ang dami sabaw. Hindi ako fan ng ganun. So, nilagay na natin yung sili natin, nilagay din natin yung sili bago natin ahon. So, ayun. May konting sabaw, ang sarap na. Parang paksiw siya, di ba? Na parang sinigang. Sarap nun. Yun, no? Luto na yung ating bilaan. So, pag nagkakain ka ng bilaan, ingat ka lang, medyo matinik ito. So, mas maganda prepared, kamayin mo. Ang sarap. So, ito na, no? Ihain na natin. Tapos, titikman natin yan. Personal na, ipapakita ko sa inyo. Tumitikim ako. Yee, ang sarap. Ito mo yun? Refreshing na refreshing yung ating sinigang. Sinigang sa kalamyas. O pwede mo na tawag yung pinaksiw. Basta ang mahalaga. Yummy, yummy, yummy. Yung talong. So, tikman na natin itong niluto. No? So, kain na tayo. Diba? Kung nagustuhan mo yung ating mga content na magluluto, kasama yung ating content na pag-garden, please, tulungan mo naman ako mag-like. Subscribe ka na rin sa ating channel. Ito po si Mr. Green, mga kaberde at mga kayami. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye hanggang sa susunod na mga masasarap na lutuin at mga teaching sa mga pag-garden at pag-gugulay. Pagtatayim ng puno. Salamat po. Mabuhay po kayo. Ito ng kanin. Love passion. Ano yung tawag? Oo. Talong. Tikman natin yung habaw. May asim. Sap sap. Thank goodness. Mamaya natin yung lagyan ng kanin para malasahan natin ito. Tiyak. Ang asim. Which is yun naman yung inaanap ko. Itong gusto ko yung asim. Ito yung bilaan. Maingat lang kayo sa amin. Tinik.